Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at purihin po natin ang Panginoon dahil sa umagang ito, muli po tayo magkakasama-sama. Samahan niyo po kami sa pagsamba, sa pagpupuri at sa ating pananambahan sa umagang ito. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay buong puso na nagpupuri, nagpapasalamat, dinadakila, sinasamba, niluluwalhati po ang inyong pangalan. Maraming salamat o Diyos sa lahat ng mga bagay na iyong ibinigay sa amin sa mga nagdaang araw. Salamat sa karagdagang buhay na ito, sa extension ng mga buhay namin, Panginoon. Salamat o Diyos dahil nandyan ka palagi sa aming mga tabi at hindi mo kami iniiwan. Salamat o Diyos sa lahat ng provisions mo. We are grateful enough to thank you, Lord God, to say thank you to you, Lord God, because napakapalad namin dahil ikaw yung Panginoon namin na nakilala. Kaya naman po, Lord, sa umagang ito, hayaan niyo po na maranasan namin ang iyong pagkilos sa aming pananambahan. Dalangin po namin na samahan niyo po kami. We welcome you, Holy Spirit, this morning, and we welcome you, Father God, Jesus Christ, we welcome you in our midst this morning. Kayo po ang mapapurihan, kayo po ang maluwalhati, kayo po ang maparangalan, at walang ibang maitaas kung hindi ang pangalan nyo lamang. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang pagsamba, sa pangalan nyo po, Panginoong Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Sabi po sa salita ng Lord ay, sabi po dito ay, hayaan niyo po na basahin ko dito. Sa Romans po ito, sabi po dito, sino ang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Kristo? Ang paghihirap ba? O ang kagipitan? O ang pag-uusig? O ang kagutuman? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Yan po yung sabi sa salita ng Diyos. At good news po para sa ating lahat. Sabi po ng salita ng Panginoon dito, isa pong bagay ang gusto ng Panginoon na panghawakan natin. Sabi, there is no calamity, wala pong kalamidad, physical or emotional. At sabi po, na makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa inyo at sa akin. At sabi po dito, God's love, sabi niya, is the only that never falters and never fails. At ito po yung nagbibigay sa atin ng comfort, ang pagmamahal ng Diyos sa ating pananampalataya at pagtitiwala, knowing that God truly loves us. You, me, at tayo pong lahat, mahal tayo ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago, magpakailan pa man, ngayon, bukas, at magpakailan pa man. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name, O God. Praise you, Jesus. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Sa bawat araw at takbo ng buhay natin, alalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na kailanman hindi magbabago, na kailanman hindi tayo nilulubayan, hindi tayo binibitawan. Always, the love of God ay yung nagsusustain sa atin, nagsusustain sa atin para makapagpatuloy sa buhay na kinakaharap natin at kakaharapin pa natin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you sa greatness ng iyong love sa amin. Thank you.
Sa kailangan
Mahal sa amin. Kaya naman, O Diyos, lubos kaming nagpupurit, nagpapasalamat, at itatanghal at ideklara ng aming mga puso at aming mga buhay ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa aming lahat. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Ang sarap damahin ang pag-ibig ng ating Diyos. Purihin natin siya. Sama-sama tayong sumamba, mga kapatid. Hallelujah! Magpuri po tayo, mga kapatid, kahit nasa mga bahay tayo, ang ating Diyos ang ating purihin. Dakila ka, Panginoon. Woo! Ipang karaniwan ang iyong pagmamahal. Labis-labis ang iyong sa pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo, Panginoon.
Panginoon dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Pagsamba at pagpupuri sa iyo. Tukoy na nanabig sa pagas mong pagbibig. Yakap ko walang pariw na talapabawang saglit. Hindi mapapantayan ang pagas mong pagbibig ng kahit sino pa man. Oh!
Sa'yo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba at pagdakila. Sa'yo lamang, Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi na, Amen! Amen! Amen. Hallelujah! Praise God! At sa umaga pong ito, ihanda na po natin yung puso natin, yung isipan natin, at isa sa mahalagang bagay na ginagawa natin during our worship service ay yung nakikinig tayo at nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang kanyang lingkod na walang sawang naglilingkod na nagbibigay ng mensahe ng Panginoon boldly at hinahayag ang kanyang salita. Let us all welcome our beloved pastor, Pastor Alex De Castro. Good morning, home, mga kapatid. God bless you, worship team. Sa pangunguna po ni Faye at ang ating mga backup worshipers and of course our worship band. Amen. Lagi pong excited tayo pag Sunday because this is a time wherein we gather, mga kapatid, not only to hear His word, but also to praise His name and to fellowship with one another. Amen, ho? But so this moment, nandito na po tayo sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. Alam ko po na tayo naman po ay nabiyahe, nalabas tayo. And one of the main features na makikita natin pag tayo po ay nalabas ay meron po mga bridges, no? Or roads, no? Mga tulay, no? Ang isang tulay po natin, halimbawa, yung San Juanico Bridge. Sa Amerika ho, ang isa sa pinakasikat na bridge ay yung San Francisco Bridge, no? Meron naman po tayong mga highways, no, na kung saan kino-connect yung malalayong lugar. Yung mga ganitong lugar po, ang ganitong bridges, mga roads, kaya po sila binild o ginawa para po sa isang purpose na makapaghatid o makapag-transfer, no, ng isang person o ng isang commodity from one place to another. Amen, no? So kailangan itawid o i-cross ang isang bagay. So, bawa kung pupunta ko tayo bawa sa isang bayan na island, hindi ho, it's either magbabarko tayo o kung may tulay naman, di gagawin natin yung tulay ang gagamitin natin, sasakay tayo ng bus at yung tulay itatawid tayo doon sa ating destination. So napakahalaga po nung ganyang mga pagko-cross, no, from one place to another. Ang yun po ang pag-usapan natin, mga kapatid, sa umagang ito, pagko-cross. At ang title po natin ay Uncrossable. Uncrossable. So, sa Tagalog po yan ay parang hindi kayang tawirin. And of course, our passage ay very, very related doon sa ating title. Ito po yung matag po natin sa Exodus chapter 14, verses 10 to 22. Hindi ko na po babasahin yung buong passage kasi po for lack of time. But hear this. Sabi po sa Exodus chapter 14, verse 10. As Pharaoh approached, the Israelites looked up and there were Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, "Was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, 'Leave us alone, let us serve the Egyptians'? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert." Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." Then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground." Verse 17, ang sabi po ng salita ng Diyos ay ganito, "I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them and I will gain glory through Pharaoh and all his army through his chariots and his horsemen. The Egyptians will know that I am the Lord when I gain glory through Pharaoh, his chariots, and his horsemen."
Sabi po sa verse 19, then the angel of God who had been traveling in front of Israel's army withdrew and went behind them. The pillar of cloud also moved in front and stood behind them, coming between the armies of Egypt and Israel. Throughout the night, the cloud brought darkness to the one side and light to the other side, so neither went near the other all night long. Then Moses stretched out his hand over the sea, and all the night the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on dry ground with a wall of water on their right and on their left. Amen. Ito po ang salita ng Diyos, at tulungan po ang inyong lingkod ng ating Panginoon para po mabulay po natin ang kanyang salita. Praise God. So, uncrossable, no? Yung po yung title natin. Meron po tayong mapa rito na ipapakita, mga kapatid, kung saan ito po yung crossing na nangyari. Para lang po makita natin, ayun, no? Kita nyo sa mapa na nandito ang Egypt sa kaliwa, tatawid po sila sa Promised Land. Yung pong pula na guhit, yung po yung tawiran, no? So, ang tawid po nila hindi parallel sa Red Sea, kundi crosswise patawid o pa-cross. Kaya ito po ay hindi kasing haba nung pababa, pero mahaba pa rin yung tatawirin nila. Sa magkabila po, makita natin disyerto at may mga bundok doon. Sa harapan nila ay ang Red Sea, at sa likuran nila ay yung pong humahabol na army ng Pero. Amen ho, mga kapatid. So, alam na po natin, no, yung istorya nito, na pinayagan sila ng Pero na pumunta na sa lupang pangako o doon sa sinasabi ni Moses na kung saan sasamba sila sa Diyos. Yet, nagbago ang kanyang isip, no, at sila po ay tinugis para po it's either pabalikin sila sa Egypt to be slaves once again, or right there, doon sa corner na yon ng Red Sea at ng desert ay patayin na sila. Amen, no? So, the Israelites were about to cross the uncrossable. Tatawirin nila ang isang lugar na hindi pwedeng tawirin kasi, mga kapatid, ito ay dagat. There's no other way na ito ay matatawid nila. Pero, mga kapatid, sa himala ng Diyos, ito ay natawid nila. And the same with us, mga kapatid. There are times and situations sa buhay natin na uncrossable. No, may dumarating na moment sa buhay natin na meron parang nakabara, no, parang may wall na hindi natin ma-overcome. So, sa umagang ito, tignan po natin, in times of uncrossable situations ng buhay natin, ano po yung pwede natin gawin at ano yung gagawin ng Diyos sa buhay natin? So, when facing an uncrossable situation, tandaan po natin ito, God's hand is moving. When facing an uncrossable situation, God's hand is moving. Ang kamay po ng Diyos ay kumikilos the moment we are faced with a very tough situation ng buhay natin. Sabi po ni Moses sa verses 13 and 14, do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance of the Lord. Oh, the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still. Mga kapatid, when we get trapped or immobilized by a situation, it is better to be still in the Lord. So, mga ilang araw ho nilakbay nila from Egypt papunta doon sa Canaan. Ang problema ho, nung nasa edge na sila ng Egypt, ng border ng Egypt at ng Canaan, no, eh nandoon yung Red Sea. So, paano gagawin nila? And una ho, okay naman eh, kasi wala namang problema. Pero maya-maya ho, nakita lang nila na yung mga alikabok doon sa likuran nila ay nagliliparan. Dinig na dinig po nila yung mga dagundong ng kabayo, ng mga chariots. Mga kapatid, malayo ho yun, no? Kasi sabi ho sa passage, 600 choice chariots ng Egypt po ang humahabol sa kanila. At ito ang nangyari na sila po ay nagpanik, no? Natrap po sila, na-immobilize sila, no? Hindi sila makagalaw, hindi naman sila pwedeng bumalik kasi sasalubungin nila yung sure death. Neither hindi sila pwedeng pumunta dito sa east or sa west kasi ho, yun ay desert, yun ay bundok. At kung mag-i-stay sila doon, they will be sitting ducks, mga kapatid, kasi talagang aabutan sila doon.
So, nandun sila sa trap na situation, sa immobilized na situation. Sabi ni Moses, teka lang, huwag tayong magpanik. Magtiwala tayo sa Diyos. No? Punta po tayo sa scriptures. Kasi sabi po natin, during uncrossable situations sa buhay natin, God's hand is moving. Sa 46:10 ng awit, sabi, He says, be still and know that I am God. Another scripture. Psalm 37, verse 7. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways when they carry out their wicked schemes. And another passage regarding stillness or to be quiet before God. Psalm 62, verse 5. Yes, my soul find rest in God. My hope comes from Him. Truly, He is my best rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. Mga kapatid, aminin natin na katulad din po tayo ng mga Israelites. Hindi maalis sa atin na hindi magpanik, hindi mag-worry, hindi matrouble. Kung tayo po na sa isang sitwasyon na very tough, no? Na para tayong na corner ng isang malaking problema o pagsubok, no? It is a normal response to be in panic mode and resort to actions that will not in any way solve the matter at hand. Kadalasan, sa pagpapanik ho natin, sa katarantahan natin, di ho ba, lugar na mapaiging sitwasyon, lumala pa. Kamukha po ng mga Israelita, sabi nila, Moses, kaya mo ba kami dinala dito para lang ano, malunod dito sa Red Sea o para lang mapatay ng mga ng Egyptian army? Buti na lang, hindi na tayo tumawi dito. Kasi ito tuloy nangyari sa atin, mas malala ang sitwasyon natin. Yung worry, yung panic, yung trouble, those are kinds ng mga uncrossable moments sa buhay ng isang tao, ng isang family, anyone, any of us, kahit tayong mga Kristiyano, mga kapatid, dumating tayo doon sa punto na kung saan meron pong mga moments na uncrossable yung situation dahil sa problema. Bilang po ako ng isang example, worries ng mother at pressure sa father. Diba, ang common na mahirap i-cross sa buhay natin, especially ngayon sa sitwasyon natin, is yung how can we make both ends meet? No? How can we make both ends meet? Hindi na nga ganun ka-stable ang kalaki, ang ating sweldo, ang ating kinikita, and yet, ang dami pang pangailangan, may magkakasakit pa, may babayarang bills. Diba, mga kapatid, tapos meron pang mga ibang mga darating na mga pangailangan at yung resources mo ay kulang. No? Parang ganito yan. No? Ano ba ang isang nanay? 500 na lang ho natira sa kanya. 500 to. No? Example lang ho ito. Ho. Hindi ko to bibigay sa inyo. 500. Saan naman naabot tong 500? Dumating na ang bill ng Meralco. Dumating na ang bill ng tubig. Tapos, may babayaran pa akong ganito. Tapos may darating, lalapit yung anak. Nay, paying 100, galaro ako ng game sa computer, no? So, what will happen? So, yung mother worried siya. Sabi niya, 500, saan to tatakbo? Saan to aabot? O, itatext yung tatay. O, ano ang tawag niyo sa ano, asawa niyo? Dad? Opa? O, tay? Dami nating babayaran ngayon. 500 lang eh. Paano ba gagawin natin? So, the whole day, yung nanay ay nag-worry. Iniwan niya yung kaniyang 500 doon sa mesa. Tatlong oras siya nag-worry. Pagbalik niya ho, hindi ito naging 1,000, di ba? Kayo ba pag nag-worry, may 500 kayo sa kamay, sa bulsa, tapos yung mag-worry naging 1,000? Hindi ho. 500 pa rin yun. Di ba? 500 pa rin yun. Okay? Pero ito ginawa mo, naku, mother ka o father ka, napapressure naman yung tatay, paano ba to? Kahit mag-overtime ako na mag-overtime, hindi kakayanin. So may pressure sa tatay, may worry sa mother. Yung anak naman, nakaganon lang. No? Wala. Kasi hindi naman siya mga problema doon. Then finally, naisip ng mother na ito, sabi ng Lord, magtiwala ako sa kanya. Nabasa niya, be still and know that I am God. Don't worry, look at the birds in the sky. So yun ang biglang naisip niya. So unti-unti nag-stabilize siya.
Pagbalik niya sa mesa, 500 pa rin. 500 pa rin. Hindi naging 1,000. Nung nag-worry siya, yung 500 niya, hindi naging 1,000. Nung siya'y nagtiwala sa Diyos at nagpahinga sa Diyos, at ibinigay niya yung uncrossable moment sa Diyos, 500 pa rin. Pero ito ang pagkakaiba, mga kapatid. This time around, hindi niya lang nakita yung resource na 500. Ang nakita ng nanay ay yung source o yung pinanggagalingan ng 500. Amen o? That is why nung nakita niya 500 pa rin to, Lord, salamat. Alam ko na ito ay mag-multiply. Kasi hindi naman ito, hindi ito ang aking pag-asa. Hindi ito ang means. Ito ay means lang. Ito'y resources lang. Pero ikaw yung source ng lahat ng pangailangan ko. Nakinig ba ho tayo, mga kapatid? Nakinig ba ho tayo? So, ang Israelita, tumingin sila pabalik sa Egypt. Eh doon, okay na kami. Kahit nahirapan kami, may kinakain kami, may lahat. Nawala sa kanila yung source na kung saan pwede silang himalaan ng Diyos para makatawid doon sa sitwasyon. So mga kapatid, sinasabi sa atin, when we are in an uncrossable situation, God's hand is moving. Kaya sinasabi po sa mga scriptures natin, kailangan ay ibigay po natin yung worry, yung problema natin, yung pagsubok natin sa Diyos. Amen ho? Sinasabi sa atin na it is a battle between the source and the source. So wag po tayo dun sa resource kasi mauubos talaga ho ito. Amen ho? Hindi lang ang pera, mauubos ang lakas natin, mauubos ang kakayanan natin, mauubos ang talino natin, yung diskarte natin, how to cope up with life, how to cope up with those difficulties in life. Pero kapag nakatutok tayo dun sa source, sa Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng bagay, wala pong uncrossable moments o situations sa buhay natin na hindi natin matatawid. Kasi po, ang pagtitiwala natin ay nasa source, yung Diyos natin. Amen ho? At yung sinasabi ni Moses, teka, huwag kayong magpanik, huwag kayong magalit, huwag niyo akong sisihin. Ang Diyos natin, ang Diyos, bahala siya sa atin, just stand still, just be still. And God will fight for us, sabi niya. God will fight for us. Amen ho? At ganun din sa atin. Hindi lang ito para sa mga Israelites during that time. Kung kayo po ay nasa uncrossable situation ng inyong buhay, either as a personal child of God or as a family o anuman, mga kapatid, pero ang Diyos natin, God's hand is moving in those uncrossable or seemingly trapped na situation ng buhay natin. God is there. Amen ho? Siya yung source ng kalahatan para ma-overcome natin ang mga bagay-bagay. Amen ho? Amen ho, mga kapatid. Praise God. Hindi lang po, when uncrossable moments, ano yung makikita natin, hindi lang po nandun ang God's hand is moving. Hindi lang natin makikita, maranasan, kumikilos ang kamay ng Diyos. Kundi, mga kapatid, God's resources are available. God's resources are available. Ang sabi po sa verses 15 to 16, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. Ang sabi ng Lord kay Moses, raise your staff. Raise it. Itaas mo. Gamitin mo. Mga kapatid, kumatandaan natin, itong staff na ito, o yung tungkod na ito, ito po ay 40 years ago, ito na yung gamit ni Moses. Nung siya ay nagpapasol ng tupa, hindi ho ba? At nakita niya yung burning bush, ito na ho yung hawak niya. The same staff na ordinarily ay ginagamit niya lang para sa mga tupa, para bantayin yung tupa niya, para pangalagaan yung tupa niya. The same staff, an ordinary one, was used by God supernaturally. Para ano po? Para yung kanyang purpose kay Moses at sa buong Israelites ay matupad. So, nagkaroon ng bagong dimension yung staff. No? Hindi lang siya basta staff na nakahuy lang, hindi. Nandun ang kamay ng Diyos. Nandun ho ang kilos ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, raise your staff. Amen, no? Hindi nandun sa staff yung magic. Walang magic dun. Kundi doon po sa paggamit ng Diyos doon sa staff na yon para hatiin yung Red Sea. Ganun din, mga kapatid, sa uncrossable moments or situations ng buhay natin,
meron pong resources na available na pwede nating panghawakan. Amen ho? Not literally yung staff. Not literally. Ang isa pong pwede nating pagkuhanan ng resource o resources during uncrossable moments ng buhay natin ay yung kanyang salita, His Word. His Word. Amen ho? Ang kanyang salita. Everyone's resource is God's Word. Ito yung basic, ito yung fundamental, mga kapatid, na kailangan natin during sa uncrossable moments ng buhay natin. Amen ho? Irreplaceable ang salita ng Diyos. Ako po bilang pastor, tayo namang lahat, primary weapon natin, primary means natin ang salita ng Diyos. But more so sa akin at sa aming mga pastor marahil. May time mo, yung si Pastor Richard, ano, kaganoon ko naman yan, no? Saan niya mag-text sa akin yan o tatawag? Pastor, may mensahe ka na ba? Ibig na sabihin, may mensahe ka na ba ako para sa Linggo? Siguro tatawag yan minsan, no? Mga Martes, Merkos, minsan Webes. Sabi ko, wala pa eh. Pastor, ako rin wala pa eh. Ganun yun. Pastor, hirap, no? Oo, oh, ganun talaga. Sabi ko, hindi na madali gumawa ng mensahe. Ayo, alam ko naman, magaling si Pastor Richard. No, pero ang battle namin mga pastor is how can we bring you or how can we bring to you yung bang sabihin na nating word ng Diyos, the bread of life, amen, no, na magmi-minister sa inyo. Kung ako ho personally, paano ba ako nagawa ng sermon? Magugulat ho kasi kayo kasi hindi ako yung typical na yung bang old school na mag-aaral ako, uupo ako, tapos gagawa ko ng mensahe. Hindi ako ganoon, mga kapatid. In my experience sa relasyon ko sa Diyos bilang pagpapastor, paggawa ko ng mensahe is by ano lang ho. Misa no, ganito lang, no? Misa nasa bus ako, o misa naglalakad ako. No? Tapos ho, pero nagpe-pray ho ako noon, Lord, ano ba ang mensahe para sa Linggo? No, kaya yung magandang imensahe. Ganun ho ako, mga kapatid. So kung anong mai-impress sa akin, doon ako, yun ang ginagawa ko. Minsan no, nangyayari lang yun, nasa jeep ako. Minsan no, naglalakad ako. Minsan naglalabang ako, may papasok sa akin. Isipan, isang word lang ho yun. And then pag-iisipan ko yun. Tapos saka ako uupuan. Amen ho. Hindi, ganun ho ang style ko. Kamukha nito, yung interruption noon, yung topic natin. Kamukha ito uncrossable, no? Ito ay mga pasok sa isip ko, ini-impress ng Lord. Mga word lang ho yan. And then doon ako mananalangin, doon ko hahanapin. How about uncrossable? Ano ibig sabihin noon? And then, siyempre, ililid tayo ng Lord sa kanyang salita. Naintindihan po ba natin? Ang pag-prepare ho ng mensahe ng salita ng Diyos ay hindi ganun kadali. And even sa worship team, kayong mga mag-lead ng worship, hindi ganun kadali ang mag-prepare. Amen? Alam ko, nahihirapan din kayo. Minsan, Sabado, Biyernes na wala pa eh. Tingin nga lang, dahil may pandemic, di ba, we have really to seek God's face para makagkaroon tayo ng lineup. Ganun din yan sa paggawa ng sermon. Kaya ko ito nasabi, ito lang mga kapatid, may resources tayo to cope up or to face those insurmountable problems na nasa buhay natin. Amen. Nandiyan ho ang salita ng Diyos para tayo ay gabayan. Hindi lamang po yun. Nandiyan ang kanyang throne of grace. His throne of grace. To each one of us, seeking God in prayer for strength, guidance, and provision is a resource that keeps us going on. Di ho ba? Kaya sabi ng Lord, si Moses, so alam naman natin na pinapagpray niya talaga yung mga Israelita. Ito ang maganda sa Lord natin. There are times na naiintindihan natin na ang sarap na makipag-commune sa Diyos, lalo na kapag tayo ay nahihirapan sa buhay. Ako personally, kapag po ako ay may mga problema, may mga uncrossable moments sa buhay ko, I hardly talk to God. Hindi ako nanalangin na nagsasalita. I just keep silent before Him. I spend time before Him. Doon lang ho, iniisip ko lang ang Diyos. Nag-iisip ako ng mga kanta, ginagawa ko. I let Him speak to me. No, iba-iba ho kasi tayo. Pero that is a form of prayer. Yung iba po sa atin siguro, we verbalize our concerns with God or to God. That's okay. No, ang mahalaga ho, minalapitan tayong Diyos. Amen ho.
merong resource na available, yung pananalangin, yung lifeline natin sa Diyos. Kaya rather than worry, rather than magpanic at sisihin ang maestrita ang Diyos, hindi sila tumawag kay Moises, hindi sila tumawag sa Diyos. Kaya lalo pong na-disorient yung kanilang mind at nawalan sila ng faith. Natakot sila, nataranta sila. Amen ho? At pag tayo po ay lumapit sa Lord, He stabilizes our heart, our mind, hindi ho ba? Nakokontrol ng Diyos yung pagiging erratic natin. Why? Kasi pinapa-remind sa atin ng Diyos na it's okay. It's okay, anak. Ako bahala. No? Pero gusto ng Diyos na tawag tayo sa Kanya. Amen ho, mga kapatid? The throne of grace. In our prayer as we seek God, the liberty of unloading to Him our cares or handicaps in a certain situation eases the tension or pressure building up inside. Ganun naman ginagawa ng panalangin, di ho ba? Di naman karaka-raka sumagot ang Diyos eh. Hindi. Ang ginagawa ng panalangin, inaalis niya yung ano ho, yung pressure, iniis niya. Iluluwagan niya yung pressure noong problema at pagsubok na dinadaanan natin. The moment we unload it to God in prayer, hindi ba gumagaang, no? At sumisigla tayo, and then we can face another day. Why? Kasi na-unload natin yung uncrossable doon sa Diyos. So, mga kapatid, hindi lang ang sa Kanyang salita, ang takbuhan natin. When uncrossable things or moments sa buhay natin ay darating, hindi lamang tayo makakatawag sa Diyos, mga kapatid, no? Sa prayer, meron ding church. Ito ho, yung church. Tayo-tayo, hindi ho ba? Resources ito ng Diyos. If there is one entity, if there is one institution wherein na in times ng uncrossable moments ng buhay natin, pwede natin panghawakan, yun ay ang ating magkakapatid. Amen ho? Yung kapatayan natin. Tayo as a church. Kaya we can pray for one another. We can uphold one another. We can encourage one another. Why? Kasi yun ang kalooban ng Diyos. So kung ano man ang uncrossable sa buhay natin, mga kapatid, resources yan. Nandiyan ang salita ng Diyos. Nandiyan ang pagpe-pray. Nandiyan din ang ating mga kapatid. Amen ho, mga kapatid. It is good. Diba? How good and how pleasant it is to dwell, diba? In unity with the brethren. Kaya po ang church, napakahalaga niya. Na kung merong isang bagay na napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin, ang ating iglesia. Kasi sa ating church, we cry. We can cry together. We can laugh together. We can be sustained together. We can be weak together. Basta together tayo, mga kapatid, nakaka-overcome tayo ng mga situations. Amen ho? Amen ho, mga kapatid. So po yung mga resources, sinasabi natin na God's resources are available, but hindi lamang yon, mga kapatid. Yun ang resources within our reach. Merong resources beyond our reach or disposal. Merong resources na nanalangin na tayo, nagbulay na tayo ng salita ng Diyos, humingi na tayo ng prayer request sa ating mga kapatiran, and yet, meron pang isa na after we engage in those things at nandun pa rin yung uncrossable na situation. There is a resource, there are resources beyond our reach or disposal. Sa verses 19 and 20, ang sabi po ng salita ng Diyos, ang sabi po ng record, ayan, ang sabi po diyan, then the angel of God who had been traveling in front of Israel's army, withdrew and went behind them. The pillar of cloud also moved from in front and stood behind them. Coming between the armies of Egypt and Israel throughout the night, the clouds brought darkness to the one side and light to the other side. Neither went near the other all night long. So ito ho yung picture, no, mga kapatid. So andyan na ang Egyptian army, no. Tandaan po natin, no, nung umalis ang Israelita from Egypt papunta dito sa lugar na kung saan sasambi nilang Diyos, araw na hong nilalakad nila, nakarating na nga ho sila sa edge, sa boundary ng Red Sea. Siguro mga 4, 1 week yun na paglalakbay.
So kahit to nagbagong isip ng Pharaoh 3 days after, 4 days after, madali silang abutan kasi oh, nakakabayo ang mga ito, naka-chariots ang mga ito. So aabutan na ho talaga sila. Aabutan na sila. In fact, siguro ho, kaya lang hindi sila madali ng Egyptian army kasi nga ho, yung pillar of cloud ay lumagay doon sa pagitan nila. So kung halimbawa, ito yung Red Sea, ito yung Israelita, nandito yung pillar of cloud, lumipat ho dito para yung army ng Egypt ay hindi maka-penetrate. Ang tawag po dito ay resources beyond our reach. Ang tawag po dito ay the manifestation of His grace, power, and miracles. Mga kapatid, Pastor, nagbulay na ako ng salita, nagbulay tayo ng salita ng Diyos, nalangin na tayo ng maigi, humingi na tayo ng tulong at kalakasan, encouragement sa ating mga kapatid. Salamat sa Diyos. But there are moments, uncrossable moments ng buhay natin, mga kapatid, ang kailangan natin, himala ng Diyos. Himala ng Diyos. Amen ho? At ito ang nangyari. Wala hong amount ng resources within us can overcome. There are times yung mga mabibigat na sitwasyon ng buhay natin. We need the miracle. We need the grace. We need the power of God. So ito pong ang nakita. Pinakita ng Diyos sa Israel. Alam mo ng Lord, trap na sila. Pero yun ho yun, no? Mga sundalo ho yun ng Egypt. Eh yun hong mga chariots na yun, equivalent ng tanke na sa modern warfare yun. So talaga hong mismatch na mismatch yung labanan. Trap na trap talaga ho sila. Pero gumawa ho ang Diyos ng himala. Amen ho, gumawa ang Diyos ng himala. For a while, dinilay ng Diyos yung impending destruction. Dinilay ho niya. No, kaya hindi na maka-advance yung army ng Egypt kasi gumawa na ang Diyos ng himala through His power. The same is true for us, mga kapatid. Pwede na tayong kainin ng pagsubok. Pwede na tayong i-overwhelm ng problema. Pwede na tayong sagasaan ng onslaught ng kaaway. Pero kaya hindi niya magawa. Kaya hindi tayo matumba-tumba kasi dinidelay ng Diyos. Amen. Kasi meron siyang barrier na nilalagay while we are still yet to cross the uncrossable. Nakinig ba ho tayong lahat? Kasi ito yung dagat na pula. Umalis yung pillar of cloud, gumitna sa kanila. Why? To delay. No? Para i-delay. Para bigyan ng barrier yung kaaway para sila ay i-overcome. The same with us. Hindi natin alam kung anong ginagawa ng Diyos na proteksyon, na pagsusustain sa buhay natin. Pwede na tayong magiba ng problema. Pwede na tayong gumiba sa mga sitwasyon ng buhay natin. Pero kaya tayo hindi gumigiba kasi ho, yung puwersa, yung pagsubok o problema, hindi dumadagan sa atin kasi ho, binabaryera ng Diyos. Sinaharangan ng Diyos. Amen ho? Kasi we are not yet, kumbaga ready para mag-cross. Nahihirapan pa tayo, mahina pa tayo spiritually. Amen ho? So God had to erect a barrier. At yun nga ginawa ng Diyos. O dyan muna kayo. Egyptian army, dyan lang kayo. Kasi ito nagreklamuhan pa itong mga anak ko. Dyan muna kayo. And in the midst of those complaints and panic and confusion, hindi na makaporma ang Egyptian army. Amen ho? Ganun ho ang Diyos sa atin. We really never know the dynamics kung ano ang mga ang puwersa ng mga uncrossable moments sa buhay natin. But God is protecting us. Nag-erect po siya ng barrier para hindi tayo totally ma-overwhelm. Amen ho? Hindi ko alam kung ilang oras sila nagreklamuhan doon. No? Basta hindi pa bumubukas yung Red Sea. Hindi naman nung nakita yung Egyptian army, bumukas na yung Red Sea. Hindi ho. Narinig pa nga ng Diyos ang lahat ng reklamo, confusion, lahat ng rebellion ng Israel. Narinig pa nga ng Diyos. Kaya sabi niya kay Moises, erase me, stop mo. Sinasabi lang ng Diyos, so ito ang means. Pero hindi pa bubukas yan. Mga kapatid, it is in the time of God kung kailan bubukas, kung kailan tayo kukross sa isang sitwasyon. He knew the perfect time when to part the Red Sea. Kung may mga Red Seas tayo sa buhay natin, He knew perfectly kung kailan ito bubukas. Amen ho? Ang mahalaga,
tayo po ay kumapit at magtiwala sa Diyos. Amen ho mga kapatid. Number at susunod. Kayo, sa pag-cross natin sa uncrossable situation, God's preparation for another breakthrough in life. Ano, sa verses 10 to 12, hindi ho ba, makikita natin yan. Okay, ang sabi po dyan, hinabol sila, ayan, hinabol sila, no? Nandun sila sa natrap na sa Red Sea. Dapat naintindihan ng Israelita, from Egyptian bondage, pupunta sila sa Promised Land. In other words, merong progress, may development. From a certain situation na mahirap sa Egypt, pupunta sila sa Promised Land. Kaya lang, merong Red Sea. So, hindi automatic makakapunta sa Promised Land kasi may Red Sea nga. Amen ho? So, sinasabi natin ganito. Bakit may uncrossable? Kasi piniprepare tayo ng Diyos o piniprepare ka ng Diyos sa something big, sa something great. Amen ho? Yun ang ibig sabihin nito. Kaya sila pinaalis sa Egypt, ayaw ng Diyos na maging bondage sila or slave sila the whole life. Amen ho? Gusto ng Diyos i-advance sila, iangat sila, i-transfer sila sa isang lugar na mas okay, mas develop, mas progressive, at mas maganda sa kanila. So ang tawag po doon ay breakthrough. And what is breakthrough? It's an important development or achievement, no? Pag sinabing breakthrough, it's an important development or achievement. Another meaning, an act of overcoming or penetrating an obstacle, no? So ang Egypt po ay symbol siya ng bondage, ng slavery. Amen ho, ng hardship. Symbol po siya ng paganism, walang tunay na Diyos. So gusto ng Diyos, bibigyan sila ng breakthrough. Iaalis sila doon. Papunta sa isang lugar na kung saan hindi na sila slaves, they are free. Hindi na sila inaalipusta, kundi magiging anak sila ng mga ng Diyos. Amen ho. Bibigyan sila ng Diyos ng lupa. In other words, tutuparin ng Diyos yung pinangako kay Abraham. Bibigyan sila ng breakthrough. Amen ho mga kapatid. Yet, yung breakthrough na yan, hindi agad dumarating kasi nga may tatawirin. There is a Red Sea to be crossed. At hindi yun makocross. Di ko ba? Nang ganun-ganun lang. Kasi kahit magaling na swimmer, hindi kakayanin tawirin ng Red Sea. So mga kapatid, kaya ho merong mga times, may difficulty sa buhay natin, may mga hard moments kasi gusto ng Diyos maka-breakthrough tayo. Ano ako naglalaro ng Candy Crush? Ay ba naglalaro ng Candy Crush? Oh, na-addict ho ako dyan eh. No? Candy Crush, no? Di ba para lumevel kayo sa isa pang degree, di mo ba may mga obstacles? Meron yung tsokolate, bigla na lang dadami yung, di ba? Alam niyo ba yung sinasabi ko? No? Dadami yung tsokolate, di mo ba? Pero ang pinakayoko yung bomba na may timer. Di ba? Tagal na kasi nung Candy Crush, no? Ano pa lang? Sabi ko, wala na. 5, 4, 3, 2, 1, sasabog na. No? Di talo ka, no? Tapos, pag naubos na yung limang ano mo, chance, sabihin, kung gusto mo, bili ka. Okay? Hindi na ako bibili. Hihintayin ko na lang sa limang oras, tapos para may life uli ako. Lima. Tama ba? Hindi mo ba? Okay. No? Hindi ka makabreak mo sa another level kasi may bomba. No, merong mga obstacles, may mga uncrossable. Mga kapatid sa ating Diyos, tandaan natin, marahil kaya meron tayong uncrossable kasi piniprepare ka ng Diyos sa isang breakthrough. Amen ho? At sa ating concluding thoughts, mga kapatid, an uncrossable situation is a prelude to something bigger or greater development designed by God for us. Parang blessing in disguise yung mga uncrossable situation ng buhay natin. Bakit ba ganito ang buhay ko? Bakit nagkaganito? Nagkasabay-sabay ang problema at pagsubo. Maybe merong breakthrough na naghihintay. Pero hindi agad dumarating kasi nga may mga barriers. Hindi natin makross. Pero prelude siya. Pag sinabi yung prelude sa music, hindi siya introduction. Para isa siyang piece na bago yung talagang tunay na kanta, may prelude muna. So, tandaan po natin yan, ho.
Just maybe, itatransfer tayo ng Diyos sa isang breakthrough. Padadaanin niya tayo sa isang breakthrough. So, pero may uncrossable muna. At magiging crossable later on kasi ang Diyos sabi, another thoughts natin, our uncrossable situation becomes crossable only because God is with us. Yung pong sinabi sa verses 21 to 22. Una ho, tandaan natin, bakit ba may uncrossable moments? Ang daming balakid. Kasi prelude yan sa isang breakthrough. Pangalawa, bakit natin makocross ang uncrossable? Kasi ho, God is with us. Amen ho, mga kapatid. So, sa umagang ito, unahin ko yung mga graduates natin. No? Mamaya, babagpay ko naman kayo. To the graduates of our church, God enabled you to cross an uncrossable challenge and you have prevailed. No, hindi kailang gumraduate kayo ng from elementary to high school, hindi. Yung isang level lang na nakaangat kayo, na-cross nyo ang isang uncrossable. Hindi yun madali. Lalo na kung kayo may mga honors pa. Hindi yun naging madali sa isang estudyante, sa mga teens natin. Na-cross nyo ang isang level sa pag-aaral. At naging posible yun kasi may Diyos na tumulong sa inyo. Kung matalino kayo kasi binigay yun ng Diyos. Kung may mga magulang kayo na very supportive, mga tito, tita, kasi supporta yun ng Diyos sa inyo. Pero tandaan nyo, dear graduates, huwag nyong langlangin o langlang yung mula grade 5 naging grade 6, mula grade 6 naging high school, naging senior, hindi ko na kasi alam yung level niyan eh. Pero every development, every level na tumataas, na-cross nyo ang isang challenge. You have crossed the uncrossable. Amen? Kaya anong pwede natin gawin sa Diyos? Be grateful to God, mga graduates. Ha? Magpasalamat tayo sa Diyos. Nakita ko sa Facebook, nagkakainan kayo, nag-celebrate kayo. Ang gaganda ng mga gifts ninyo. Okay lang yun. Sana hindi yun nakalimutan na nung tinanggap niyo yung medalya o anuman yung nung sinabi na yung pangalan niyo. Lord, thank you. Na-cross ko ang isang uncrossable. So, mga graduates, be grateful to God. Amen? Be grateful to Him. Okay? At sa ating last, kung kayo man ay magulang, professional, young adults, sa trabaho ninyo, sa opisina, sa anumang undertaking sa buhay, may uncrossable, no? Parang may barrier na napakahirap itumba. Remember, maybe it is a prelude to a breakthrough. You just hang in there. Just hang in there. Don't quit. Don't quit. Hold on. Amen? Hold on. Kasi hindi natin alam kung kailan bubukas yung Red Sea, so to speak. But God knew yung right time. We just have to be patient and to persevere. Amen? So don't quit. Hold on. Stay put because the Lord is doing something beyond our ability to grasp. Who in the world will think na bubukas yung Red Sea? Yung unthinkable na situation, yung imposible na sitwasyon, nangyari. Bumukas yung Red Sea, nahati. Why? Kasi merong Diyos. Sa uncrossable moments ng buhay natin, dadalin tayo. Amen. Itatawid tayo. Anuman ang barrier, yun o ay tutumba ng Diyos. Meanwhile, we just have to trust God and we just have to hold on to God. Amen ho? So, bago ko po ipag-pray yung graduate, we will just be singing a song. And through this song, mga kapatid, hayaan. As we sing this song, Pastor, may uncrossable moments ako, may uncrossable situation ako, paano kaya? Well, kagaya ng sinabi natin sa kanyang salita, ang Diyos ay kasama natin at maybe inihahanda ka ng Lord sa isang breakthrough. You just wait for it and soon it will come to pass. Lord, thank you for your word this morning. Salamat, Lord. Although this situation happened 1,000 years ago, but you are the God who never changes. You are the God who is the God of the impossibilities. You are the God who is expert
in crossing the uncrossable sa buhay namin. And so Lord, sa umagang ito, nawa, Lord, anuman yung seemingly very difficult na situation ng sino man sa amin, whether ito ay sa personal na buhay, sa family, sa career, sa relasyon sa anak, anything under the sun, Lord, salamat. Ikaw po yung resource, ultimate resource namin. Ikaw yung lakas namin. Ikaw yung katagumpayan namin. Ikaw yung breakthrough namin, Lord. Ikaw yung tagagiba ng barrier sa harapan namin. And while we are negotiating this, Lord, nakita namin sa iyong salita, yung pillar of cloud ay pumunta sa likod, meaning to say, you are watching our back. You are watching our back. As we struggle in our moments of difficulties, we should not worry, Lord, kasi nandun ka sa likuran namin. You are watching our back. You are protecting us. You are preserving our lives. So that sa time na makarecover kami at makross na namin, then pupunta uli yung cloud mo, so to speak, sa harapan namin para i-guide kami at tumungo kami sa breakthrough na kung saan dinesign mo sa buhay namin. And so Lord, thank you for this word. And as we sing this song, minister to us, touch us, sustain us, and cause us to really take hold of you as we face the uncrossables sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen.
be absent sa buhay namin, Lord. You will always be present. You will always be there. Thank you, Lord. We will cross whatever uncrossable in our lives may be right now. Thank you, Lord. You are with us. Thank you. Just bless you for your word this morning. And Lord, may you continue to sustain us, Lord. And thank you, Lord, for the breakthrough. We know, Lord, in our personal life, it will come. Soon, it will come. We just have to look always to you, the author and finisher of our faith. Just entrust to you everything. And even as we end this preaching of your word, may you continue to speak to us through your spirit. The praise, the glory, the honor, and adoration we bring back to you in the name of Jesus. All of us will say, Amen. Amen. Tapakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. God. Bless you, Lord. Praise you. We exalt you. Give you glory. Give you be honor. Be enthroned. Be magnified. Be glorified, oh God. Bago po tayo mag-closing prayer, mga kapatid, binabati po natin ang advance happy birthday si Gino sa April 5 at rin po si Ginel sa darating na April 10. Amen. Happy birthday sa iyo, Gino and Ginel. Sige po, tayo po yung manalangin. Aming Ama, marami po salamat sa iyo na sa oras na ito. May pagkakatiwala po namin sa iyo. May pagpapasalamat po namin sa iyo ang buhay ng aming dalawang kapatid, si Gino at si Ginel, na kung saan po mag-birthday sila next week. Aming Ama, dalangin po namin ang iyong mayamang pagpapala pagdating ng kanilang karawan, at nawa mapuno po silang dalawa ng kasiyahan, kagalakan, at ng pag-asa, kasi po ikaw yung Diyos na once again nag-extend ang buhay nila, at nawa sa special day nila, o Diyos, maranasan po nila yung maraming blessing mula sa iyo. Langin po namin, O Diyos, ang iyong pagkilos sa kanilang mga personal na buhay kay Gino at kay Ginel, at nawa, O Diyos, anuman po yung mga dreams pa nila sa kanilang buhay, pangarap po nila, bigay mo po ito ng katuparan. Tigit sa lahat, O Diyos, patuloy na maranasan po nila ang iyong biyaya, gabay, at patuloy na paghipo sa kanilang mga buhay. Bigyan mo po sila ng katagumpayan, O Diyos, sa mga gusto nilang marating na goal sa kanilang mga buhay. So, aming Ama, nagkakatiwala po namin sa iyo si Gino at si Ginel. Pagpalain niyo po sila, O Diyos. Aming Ama, maging ganun din po yung mga kababayan namin na ngayon po ay nandito pa rin kami sa pandemic. Dalangin po namin, especially Lord, yung mga Christians, mga manampalataya na marahil naapektuhan din ang ganitong karamdaman, O Diyos. Ang iyo pong healing touch ay dumaloy sa bawat isa na yung mga anak na maaaring maapektuhan ng ganitong sakit, O Diyos. Langin po namin yung ikaw po yung mag-sustain at magbigay ng healing touch, magbigay ng deliverance, Lord, sa aming lahat para po maligtas kami sa epekto ng makalat na virus na ito. Alam namin, O Diyos, na nasa iyo ang aming, ikaw ang aming shield, ikaw ang aming deliverer, ikaw ang aming healer, Panginoon. Alam po namin, babantayin mo ang buhay namin, kaming mga church members, Lord, at maging iba pang mga Christian sa ibang churches. Ingatan mo kami lahat, O Diyos, na kami po ay magkaroon, Lord, ng katagumpayan laban sa virus na ito na hanggang ngayon ay kumakalat. Salamat, ikaw po yung kagalingan at ikaw po yung kalakasan namin, O Diyos. Marami pong salamat sa oras na ito, O Diyos. Bless mo po ang yung salita na aming narinig at maging pagpapala ito at hamon sa aming mga buhay. Ngayon nga po sa aming pagkatapos, tanggapin po ng iyong mga anak ang iyong mayamang pagpapala. Mga kapatid, tanggapin po ninyo ang mayamang pagpapala ng ating Diyos, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyay at pagliligtas ng Panginoon Jesucristo kasama ang aliw at gabay ng Espiritu ng Diyos ay sumayo pong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Mga kapatid, muli, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at magandang umaga sa ating lahat. Amen.